ترفع راسك خلي راس سيد ها ايوه بس Hello guys, magandang araw sa inyong lahat, araw, gabi, o anuman. ang video ito ay gagawin ko para kapulutan ng aral na kung anuman ang nararamdaman ay huwag baliwalain. Guys, ako ay positive sa COVID-19 pero sa awa ng Diyos, hindi naman siya gaanong ganun kalala. Kwento ko lang sa inyo kung ano yung mga sinyales o yung mga naramdaman ko noon bago nalaman na positive ako sa COVID-19. Unang-una, nakaramdam ako ng sipon, nagkaroon ako ng sipon at saka paminsan-minsan na ubo. Almost 2 months akong ganun. Pero hindi kasi ako yung tao na daing ng daing, kaya hindi alam ng mga amo ko yung ganong kalagayan ko. Basta napapansin lang na nila kung minsan inuubo ako, di kaya sinisipon. Tapos binilhan ako ng gamot para sa ubo at sipon. Yun, iniinom ko naman siya, pero di siya talaga nawala. 2 months siya talaga. Tapos nung month ng September, nung last month lang, ano siya, palala ng palala yung aking sipon hanggang sa dumating yung time na panay na yung ubo ko ng ubo ganun. Pero hindi pa rin kasi ako yung daing ng daing sa mga amo. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ko, hindi siya naapektuhan. Kaya parang baliwala lang din sa kanila, okay lang kasi hindi naman ako nagsasabi. Pero nitong month ng September, panay na yung sakit ng ulo ko. Pabalik-balik yung sakit ng ulo ko. Tapos that month, nakaramdam din ng ganun yung amo kong lalaki. Nagkaroon siya ng sakit sa ulo, ng sipon, lagnat. Ayun. Kumbaga, naramdaman niya yung mga sintomas ng COVID, yung may corona. Kaya nagpa-swab test siya. Ito yung kinakatakot ko, kaya hindi ko sinasabi sa mga amo ko yung mga nararamdaman ko kasi baka ipa-swab test ako. Takot ako matusok yung ilong ko. Ayun. Ayun ang dahilan. Kaya hindi ako nagdadaing sa kanila. Kaya yun, nagpa-swab test yung amo ko. Kinabukasan, nalaman na positive siya. Yun, natakot na kami. Pati lalo na ako nag-aalala kasi hindi na naalis yung ubo at sipon ko. Tapos madalas pa sumasakit yung ulo ko, kaya sabi ko, ano na kaya to, baka may corona na din ako kasi may corona yung amo ko, may positive na siya. Kaya inom ako ng inom ng gamot, tapos nagpa-swab test na rin yung amo ko, babae, kasi syempre positive yung asawa niya, di syempre baka din siya. Kaya sabi niya, kapag nag-positive ako, magpa-swab test ka din, at saka yung bata, sabi niya ganun. Dasal ako ng dasal na sana negative siya. Yun. Tapos, nagpa-swab test siya, kinabukasan, negative nga siya. Yun. Negative siya. So, hindi ako pinaswab test. Pero, okay na. Okay na. Tapos, sa baba, sa nanay ng amo ko at sa tatay niya, saka yung mga kapatid niya, nakaramdam din sila ng lagnat, ng sakit sa ulo, ubo, sipon. Ayun. Tapos, nagpa-swab test sila. Ayan. Nagpa-swab test sila. Ang problema, nag-positive din sila. Ayun ang problema. Nag-positive yung matandang babae, tsaka yung matandang lalaki, tsaka yung pamangkin nilang dalaga. Ayun, nag-positive sila. Tapos, ayan na ang problema. Tapos ako naman, hindi ko na din yung sarili ko kasi palala ng palala yung sakit ng ulo ko hanggang sa isang araw, last week ng September yun, nilagnat ako, ayan ka. Nilagnat ako at umabot siya ng 40.
ang taas niya. Tapos nag-alala na yung amo kong lalaki, nagbigay siya ng planggana na may tubig na malamig, nilagyan ng ice. Tapos yung amo kong babae, nabutan ako ng face towel para mabanyusan ko yung sarili ko, para bumaba yung lagnat ko kasi taas-taas na talaga. Tapos sabi ng amo kong babae, magpa-swab test ka na nga, baka ano na yan, kasi sila mama at papa meron na. Sabing ganun, ay ayan ka na. Tapos sabi niya, huwag ka mag-alala kasi pati rin ako magpapa-swab test din, kasi baka nahawaan na din ako, sabi niya. Kaya yun, dalawa kami, nagpa-swab test kami. Tapos kinaumagahan, ano, katapusan na yata yun nung pinaswab test ako. Katapusan na yata yun. Ewan ko, basta nakapost siya sa Facebook eh. Tapos, ayun, nagpositive nga kami. Ayan, positive na ako. Kaya, sabi ng amo ko, ayan, kaya pala hindi ka na nagkumagaling, sabi niya ganun. Kaya, guys, kapag nakaramdam na kayo ng ganun, lalo na kasi, nung last week na ng September, nawala na din yung pang-amoy ko, nawalan din ako ng panlasa. Tapos, bumaba yung aking timbang. Kasi, paano ka ba naman gaganahan kung wala ka nang naaamoy, wala ka pang nalalasahan, di ba? Kaya, ayun, noong November 3, dinala ako sa hospital, kinunan ako ng dugo para ilaboratory yung dugo ko. At tuloy, nilagyan ako nito ng doktor. Yan. Kapag may ganito ka, hindi ka na makakalayo at hindi ka makakapunta sa malayo. Ewan ko, ako lang naman nilagyan ng ganito. Yung mga amo ko, hindi naman nilagyan. Pero, kinuha ng doktor yung kanilang number at laging nagmumonitor yung doktor. Lagi silang tinatawagan kung nasan sila. Eh, hindi naman video call. Paano niya malalaman kung nasan yung amo ko, diba? Pag sinabing na andito ako sa bahay, kahit nasa labas lang naman, kaya ingat-ingat yung mga nakakasalubong nila kasi ang titigas ng ulo, labas ng labas pa din. Ako lang yung hindi sinasama sa labas kasi meron eto. Nag-a-alarm siya pag lumayo ako sa bahay. Kasi napunta din ako sa garahe, naglilinis. Kahit may ganito na ako, naglilinis pa din ako. Hindi siya naging sagabal sa trabaho ko. Kaya, eto, nalaman ko na may alarm siya. Nag-iilaw siya ng pula kapag lumalayo ako ng mula dito sa bahay. Pag umabot ako hanggang dun sa ika-apat na bahay, ayun, nag-iilaw siya ng pula. Kaya, minsan ganun kasi nagbabike yung alaga ko pumunta dun sa namalayo, hinabol ko siya, ayun, nag-ilaw nga siya, at tumawag yung doktor. Sinabi niya na, ano, yung katulong nun niya umalis dyan sa bahay niyo, sabi ganun. Nalaman niya, ang galing nila, no, diba? Eto, tatawa-tawa lang, pero fight, kaya lang, kaya yan. Salamat na lang sa Diyos, at ganito lang yung ano, kumapit sa amin, hindi yung talagang grabe. Kaya, guys, huwag baliwalain kung ano man ang nararamdaman, at lalong-lalo nang huwag matakot magpa-check up, at huwag niyo akong gagayahin na matatakot magpa-swab test, kaya hindi ako nagsasabi. Kahit nawalan na ako ng panlasa, nawalan na ako ng pang-amoy, hindi ko pa rin sinasabi sa mga amo ko, kasi natatakot ako magpa-swab test, kaya... Pero doon din ako bumagsak. Nagpa-swab test din. Kaya, sana kapulutan niyo to ng aral na huwag paliwalain ang nararamdaman. Gamutin na yan agad. Minsan madalas akong maglaga ng luya, lemon, na may darsin, tapos lalagyan ko ng honey. Yun lagi ang iniinom ko kasi wala naman binigay yung doktor na gamot. Nagbigay lang siya ng paracetamol at saka vitamins. Yun lang ang binigay niya. Kaya sarili ko din ang ginagamot ko. Lagi ako na umiinom ng ganun. Hindi na ako nagkakapi. Kumbaga, ang kinakapi ko na lang yung pinapakuluan kong lemon, darsin, at saka yung luya. Yun ang pinakatsaa ko siya. Sa awa ng Diyos, medyo okay na ako ngayon. Kaya,
bumabalik na din yung aking pang-amoy, nakakaamoy na din ako, pero hindi pa siya totally bumalik, at nakakalasa na din ako, nalalasahan ko na din yung mga ibang mga pagkain. Kaya salamat sa Diyos, sana tuloy-tuloy na to. Kaya guys, inuulit ko, huwag baliwalain kung ano man ang nararamdaman, magpa-check up na agad. Huwag kayong matakot, huwag niyo akong gagayahin.